Sa start po sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Handa na po ba tayo, mga kapatid? Amen. Welcome sa ating midweek service at salamat sa Diyos tayo po muli ay mag-aral ng kanyang salita at muli malaman natin ano ang mensahe ng Diyos sa buhay natin. Amen. Ang title nito, mga kapatid, is All Things Work Together for Good. Amen. So, familiar na tayo dito. Amen. Romans 8:28. Lagi natin narinig yan, no? This is so familiar sa Christian community, yung Romans 8:28. All things work together for good. Ang tanong, alam po ba talaga natin ang ibig sabihin nito, no? Na binanggit ni Apostle Paul, no? So, ano ba yung sinasabi? All things. No? Sa Tagalog, lahat ng bagay, no? Mabuti man o masama, ay anong resulta? Kabutihan. Why? Because God, yes, is gracious, He is good. Amen. Gusto niya yung mapapabuti tayo. Although minsan nakikita natin sa buhay natin yung mga sitwasyon na pangit or sa paningin natin parang hindi magre-resulta ng mabuti, no? Pero magre-resulta pala ng mabuti sa atin. Katulad nung topic natin last week, enduring life's hardships. Amen. Nagre-resulta ng talaga yung pananampalataya natin nagtumitibay, nagpapatibay sa atin yung mga pagsubok. Amen. At pag-disiplina ng Panginoon. When a Christian utters the praise, no, or itong praise na ito, all things work together for good, tayo, no, is referring to a portion of one of the most quoted claim, no, verses in the Bible. Balitan ko na lang yung mic. Mawawala yung signal. Hello. Sa Hallelujah. Okay lang po ba? Masyado lang ma-echo. Ayan. Praise God. 1, 2. Check. Praise. 1, 2. Check. Ayan. Amen. So all things work together for good to those who love God. Very familiar sa atin. Buuin natin, sabi doon sa Ingles, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. So, yun po yung kabuuan ng sinasabi sa Romans 8:28. And we know that all things work together for good to them that love God. Yun yung sinabi sa King James Version. To them who are the called according to His purpose. God works all things together for good. Ibig sabihin, both His good and our good, as God is glorified, His people benefit. Amen. So, yung nakikita sa atin ng Diyos na talagang mas makakabuti sa atin, yun yung ibibigay niya sa atin. Amen. Kasi ang katotohanan, mga kapatid, hindi natin alam kung ano yung mabuti para sa atin. Amen. So, mga choices natin, minsan akala natin yun na yung the best. Yung mga decision natin sa buhay. Pero meron pala mas maganda pa or mas mabuti pa nakalaan sa atin na nais ibigay ng Panginoon. So, in Romans 8, si Apostle Paul contrasts a life lived in selfish pursuits, no? And one lived in league with or accordance with the Spirit of God. He impresses upon readers that our sovereign God is all-knowing, our sovereign God is all-wise, and all-powerful. Siya ang higit na nakakaalam, siya ay makapangyarihan sa lahat, all-knowing, amen? All-wise, pinakamatalino sa lahat, wala nang tatalino pa sa Diyos, amen? Those who love God can trust His goodness. Sa lahat na nagmamahal sa Diyos, ay pagkatiwalaan ng kanyang kabutihan. His power,
And we trust in His power and His will to work out all things for our good. Amen. Kaya nga po, walking with Jesus, walking by faith and not by sight. Alam natin, sa mga bagay sa buhay natin, ito'y magre-resulta ng mabuti dahil sa relasyon natin sa Panginoon, no? Yung pagkakilala natin sa Diyos, alam natin siya yung matalino, no? Siya all-powerful, alam niya yung ginagawa niya. Amen? Kasi mayroong parang yung ibang tao nagtatanong, alam ba ng Diyos yung ginagawa niya? Di ba? Pinagdududahan yung kapagkilos ng Diyos or yung gawa ng Diyos sa buhay. Pero He is all-knowing, mga kapatid. Katulad si Job, naalala natin, no? Si Job, sobrang grabe yung pagdaanan niya. Pero it turns out good doon sa kanyang buhay, no? Nakilala niya na, ay, ganun pala yung asawa niya. Di ba? Pagdating na doon sa mga matinding pagsubok, ganun pala. Diba? Sumpain mo na yung Diyos mo. Ginanan pa niya. Amen. So, pero si Hope, kilala niya ang Panginoon. Amen. Nagtiwala siya. Although, doon sa kalagitnaan ng buhay niya, may mga questions siya, bakit ganun yung nangyayari? At ipinahayag ng Diyos sa kanya, no, ang layunin. So, the promise that God works all things together for good does not mean that all things taken by themselves are good. Amen? Pag sinabing all things work together for good, hindi ibig sabihin na lahat ng mangyayari sa iyo ay good or mabuti. Amen? Kaya intindihin po natin yung sinasabi ni Apostle Paul. Some things and events are decidedly bad sa buhay natin. But God is able to work them together for good. Ang Diyos, no, ang may kakayahan para yung pangit na bagay na sa tingin natin sa buhay natin ay gawin niyang mabuti. Amen. Ang Diyos na po nakakagawa nun. Ang pangit na nakaraan, diba? Ginawa ng Diyos, ginamit ng Diyos yung pangit mong nakaraan para sa kabubuti ng kapwa mo. Di ba? Nagamit ka doon sa kapwa mo para hindi niya maranasan yung mga unnecessary pain na nanaanan mo. Dahil yun ay ginamit ng Diyos para sa kabubuti. At para sa pagpapatotoo na tunay ang kanyang kabutihan magpakailanman. Amen? So, ganun po kuminos ang Diyos eh. God is able to work them together for good. He sees the big picture. Nakikita ng Diyos yung hinaharap eh. Alam niya, di ba? He is the beginning, he is the end. The beginning and the end. The time is in His hands, no? He has a master plan. No? Yung plano ng Diyos. Tayo may mga kanya-kanya tayong plano sa buhay. Pero ang mangyayari pa rin ay ang plano ng Diyos. Amen. At yun ay pinakamabuti sa lahat yung plano ng Diyos. Neither does the promise that God works all things together for good mean we will acquire all that we want or desire. Hindi yun ang ibig sabihin nun, no? Na makakamtan natin yung mga minimithi natin, yung mga dinanasa natin, no? Hindi yun yung ibig sabihin ng verse na to. Di ba? Hindi ang ibig sabihin that we will acquire all that we want. No? We shall not want, actually. Because Jesus is our shepherd. Diba? Kaya sabi, Romans 8:28 is about God's goodness and our confidence that His plan will work out as He sees fit. Amen. Ang plano ng Diyos talaga na pinaka mainam para sa atin, para lumabas yung pinaka full potential natin. The best version of ourselves. Ano yung the best version na ating sarili? Yung maging kawangis tayo kamukha ng ating Panginoon Jesus. Amen. Yun ang pagkilos ng banal na Espiritu. Kaya sabi, since His plan is always good, Christians can take confidence that no matter our circumstances or environments, God is active. Aktibo pa rin po ba ang Diyos? Hanggang sa panahon natin, yes.
He's active. The question is, are we active sa Kanya? Aktibo ba tayo sa relasyon natin sa Diyos? And sabi to, God is active and will conclude things to according to His good and wise design. Philippians 4:11. Sabi to, alam natin, sabi dito, hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko na masiyahan maging anuman ang aking kalagayan. Sabi ni Apostle Paul, no? Dahil alam niya, with this knowledge, we can learn to be content. No? Alam ni Apostle Paul na higit ang plano ng Diyos. No? Tinulad niya ito, nakakulong siya. No? So, no matter what circumstances or yung kapaligiran, anumang mangyari sa ating kapaligiran, God is active and will conclude things according to His good and wise design. The fact that God works all things together for good means God's plan will not be thwarted. Hindi ito masisira. Hindi, walang makakapagwasak ng plano ng Diyos sa buhay mo. Amen. Yung plano ng Diyos sa buhay natin, walang makakapigil. No? In fact, we are part of God's plan. Amen? Parte tayo ng plano ng Diyos. Nakaplano ng lahat. Having been called according to His purpose. Tayo'y tinawag. Bakit tayo tinawag, mga kapatid? May purpose kung bakit tayo tinawag ng Panginoon. Divine purpose. According to His purpose. When we trust God and His way, we can be sure that He is active and powerful on our behalf. Kapag tayo nagtiwala sa Panginoon, mararanasan mo yung plano ng Diyos sa buhay mo. Amen. Naalala niyo sa bayang Israel, ano ba ang nais ng Diyos na makamtan ng bayang Israel? Yung promise lang. Amen. Pero bakit tumagal? Hindi pa ganoon nila na kamtan niyo yung plano ng Diyos niyo. Amen. Kasi may plano na ang Diyos sa buhay natin. Nais niyang ibigay. Diba? Yung pangako. Kaya nga promise na. Nais niyang maranasan mo yung pangako niya. Pero bakit marami hindi nararanasan niyo? No? Ayun nangyari sa bayang Israel. Diba? Hindi sila sumusunod sa Panginoon. Diba? Hindi nila nasusunod yung plano ng Diyos. Kaya anong ginagawa ng Diyos? May minumold, dinidiscipline sila yung character nila. No? Yun ang nais ng Panginoon. Kaya sabi, Ephesians 3:20, sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin. Sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan, kumikilos sa atin. Amen? We can be sure, no, that He is active and powerful on our behalf. Hindi tayo pababayaan ng Diyos kung tayo nagtitiwala sa Kanya. Doon sa mga sitwasyon na hindi natin alam ang gagawin, may paraan ng Diyos. God will make a way. Amen? Kaya sabi, higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin. No? Iba po ang plano ng Diyos. Yung hindi mo akalain, yun pala ang plano niya. No? At malalaman na lang, talaga mararanasan mo na lang kapag ikaw ay nagtiwala sa Panginoon. God knows the future and His desires will be accomplished. Ano sabi sa Isaiah 46:10? Sa simula pa'y tinakda ko na, sabi ng Panginoon, at aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Amen? So, yan ang diniklara or sinabi ng Panginoong Diyos. I make known the end from the beginning, from ancient times, what is still to come. I say, my purpose will stand and I will do all that I please. No? God is God. He is sovereign Lord. No? Magagawa ng Diyos kung anong gusto niyang gawin. Amen? Sabi, even when things seem chaotic
and out of control sa buhay natin, God is still in charge. Amen. Akala natin, no? Talagang yung buhay, kapag doon na yung problema, matinding pagsubok, is parang pinaparusahan or iniwan ka na ng Diyos. Amen. But God is in charge, mga kapatid. We sometimes worry, no? Meaning natin, we worry kapag out of control na, kapag chaotic na yung sitwasyon. We sometimes worry about what's happening to us because we do not know what is best for us. Bakit tayo nag-aalala? Kasi hindi natin alam kung ano yung mabuti para sa atin. No? Pero sino ang nakaalam ng mas mabuti para sa atin? Ang Diyos. Amen. The principle of God working all things together for good is well illustrated, no, in Old Testament account of Joseph's life. Kilala ba natin si Joseph? Yeah. Amen. Yung pang-11 na tribe sa bansang Israel, sa sambahayan ni Jacob. Amen. Si Joseph na hinulog doon sa balon ng kanyang mga kapatid. Yung binenta siya. Nalala natin si Joseph. Amen. At sa Old Testament, makikita natin sa Genesis yun, no? Napakaba lang, pero isummarize natin. Joseph's jealous brothers sold him into slavery. Dahil sa inggit or selos kay Joseph, pinenta siya ng kanyang mga kuya, no? Para maging alipin doon sa Egypto. Isipin niyo yun? Mismong pamilya niya, binenta siya. Diba? Joseph rises to a position of responsibility. Then, he is unjustly imprisoned. Pinagbintangan siyang rapist. Si Joseph. Amen? Sa asawa ni Potiphar. Kaya sabi, si Joseph sa Egypto, rises to a position of responsibility. He is unjustly imprisoned and forgotten about by his friends. Diba? Talagang dun siya eh. Nakulong siya, pinahirapan siya. Pero, God gives him the ability to interpret dreams. Meron, binigay ang Diyos sa kanyang, sabihin natin, regalo. Ano yung regalo yun? Interpret ng panaginip. Bata pa lang si Joseph, nakakapanaginip na siya ng mga bagay na mangyayari sa future. Shinare niya pa ngayon sa mga kuya niya eh. Tapos nagalit yung mga kapatid niya. Anong ibig mo sabihin? Luluhod kami sa'yo? Susunod kami sa'yo? Bunso ka namin ah. Ha? Mas matanda kami sa'yo. Bakit kami makikinig sa'yo? Eh, bata ka. Diba? So yun yung sabi. Nagalit yung mga kuya niya. So sabi, may binigay ang Diyos na regalo kay Joseph. Interpret dreams. And through that ability, Joseph is once again raised to a place of honor and power. Amen? May regalo eh, na binigay ang Diyos. Actually, bawat isa sa atin, may binigay ang Diyos. No? Meron siyang ibinigay sa atin for us to raise to a place of honor and power to glorify God. Amen? When drought forces Joseph's brothers, no, nung nagkaroon ng pagutom, yung drought, no, sa doon sa land na malapit sa Egypto, they travel to Egypt and encounter Joseph. Hindi na nila kilala eh, diba? Kasi matanda na eh. Pumunta sila doon kasi sa doon lang may pagkain. Nagkaroon ng gutom sa buong bayan, no? Sa kapaligiran doon din sa Egypt. Pero kasi si Joseph, alam niya na mangyayari yun. Kaya sinabi niya doon sa pinuno doon na mag-ipon na or magtabi na ng mga pagkain para sa susunod na 7 taon or yung mga taon na yun na magkakaroon ng taggutom. When drought forces Joseph's brothers to seek food elsewhere, napunta sila sa Egypt at na-encounter nila ang kanilang kapatid na si Joseph, who eventually saves them from starvation
and grants them a livelihood in His new land. Amen. So, ipinahintulot ng Diyos na mapunta si Joseph doon, na maibenta siya ng kanyang mga kapatid, dahil may plano pala ang Diyos na mas mabuting mangyari sa pamilya nila. Amen po. Kaya sabi, throughout his life, si Joseph, ano yung mapapansin natin kay Joseph? Nagtiwala siya sa Panginoon. Hindi siya bumitiw sa Panginoon. Amen. Paano kaya nangyari ganun yung pagtitiwala ni Joseph sa Diyos? No? Siyempre, meron siyang nakitang model kung kanino. Amen. Kanino kaya? Sa tatay niya. Diba? Si Israel. Kay Jacob. Nakita niya yung relationship. Kaya mahalaga yung tayo mga magulang na i-model natin yung tunay na pagtitiwala sa Diyos. Kasi kung tayo, hindi tayong titiwala sa Diyos, anong expect mo sa mga sa anak mo or diba, sa mga kamag-anak mo? Kaya be salt and light nga. Si Joseph, kahit gano'ng kahirap yung sitwasyon niya, no, nagtiwala siya sa Diyos. Joseph trusted God no matter his good or bad circumstances. No? Ano man sitwasyon niya, sa Diyos pa rin ang pagtitiwala niya. Joseph experienced plenty of bad things. No? Kinidnap siya, inalipin siya, pinagbintangan siya ng kung ano-ano, na siya ay rapist, di ba? Wrongful imprisonment, kinulong siya. Si Joseph na nakaranas ng maraming rejection sa buhay niya. And ano pa? Taggutom. Karanas si Joseph. Mga matitinding paghihirap sa buhay. But in the end, God brought things to a wonderful, life-affirming conclusion. Ano yung conclusion ng Diyos kay Joseph? God blessed Joseph's entire family through those painful circumstances and through Joseph's faith. Entire family yun, ha? Dahil sa pananampalataya ni Joseph na pagpala yung buong pamilya. Amen. Naging pagpapala si Joseph sa buo niyang pamilya. At hindi lang sa buong pamilya, sa Egypto. Diba? Naging pagpapala siya sa maraming tao. Nais ko ba natin maging pagpapala sa maraming tao? Sa mga kapatiran. Pakita natin yung pagtitiwala natin sa Diyos. No? Pakita natin yung talagang pinangahawakan natin, pinaninindigan natin yung pananampalataya natin sa Diyos. Katulad kayo, kahit sobrang hirap na ng sitwasyon. No? Kahit kabi-kabila ang problema, kahit sunod-sunod, di ba? Na ospital, di ba? Yung mga bills talagang sunod-sunod na dumarating sa buhay, financially, you are down, emotionally, you are down, mentally, you are down. But the question is, yung spiritual mo, are you spiritually down? Pag okay yung spiritual mo, no, doon kasi magiging maayos din yung ibang aspeto ng buhay mo. Kahit anong problema. Nakita niyo si Joseph, di ba? Nung tutuusin, talagang nakaka-depress eh. Nakaka-stress. Yes, hindi nawawala yan. Amen. Pero dahil sa pagtitiwala niya sa Diyos, siya ay nagtagumpay. Lahat ng nagtitiwala sa Diyos, hindi mabibigo. Amen. Sa oras na pinagtiwalaan mo ng Diyos, tinatawag ka ng pinagpala. Yun ang oras na pinagpala ka. Amen. Hindi mo na, kumbaga, sabihin, Lord, pagpalain mo ako. Hindi yun ang prayer eh. Lord, pagpalain mo naman ako. Hindi yun, kapatid. No? The moment you trust the Lord, you are blessed. Amen. Sabi, blessed is the man who trusts in God. Para siyang puno na nakatanim sa tabi ng batisa. Ano mang panahon, hindi siya matutuyo. Siya'y mananatiling luntian at magbubunga sa anumang panahon. Yun yung nagtitiwala sa Diyos. Pero ano yung isa na sinabi doon sa Jeremiah yun, chapter 17. Kaya sabi niya, curse is the man. Sumpain ang taong nagtitiwala sa kapwa-tao
sa lakas ng tao, sa talino ng tao. Diba? Umaasa sa kapwa-tao, nagtitiwala sa tao. Ano yan? Sumpa. Kahit anong prayer mo, Lord, pagpalain mo ako, pero kung di ka titiwala sa Diyos, wala. Amen. Mananatili ka sa sumpa kasi di ka nagtitiwala sa Diyos. No? Pero pwede ba yun, brother din? Nananalangin naman eh. Nagpipray naman. No? Sa prayer ba? Kailangan ba nandun yung pagtitiwala? O dapat, nag-pray naman ako eh. Diba? Bakit ganun? Nasaan ang problema? Sa atin. You double-minded, diba? You doubtful people, sabi. No? Parang tinatangay ng alon kung saan, diba? Pero kung titiwala ka sa Diyos, matibay na muog at sandigan natin ang Panginoon. Amen. Ikaw ay lubos na pinagpala. Katulad din ni Apostol Pablo, mga kapatid. Another testament to how God works all things together for good. Diba? Si Apostle Paul, sobrang grabe yung naranasan din niya. Amen. Na wala pa akong kilala, no, sa panahon ngayon na nakaranas na katulad kay Apostle Paul. No? He suffered shipwreck, di ba? Yung talagang nawasak yung barko na sinasakyan niya. Wasak. Pero hindi siya namatay. Amen? Bakit hindi siya namatay doon? Dahil may mission pa siya. Bakit buhay ka pa ngayon? Bakit buhay ka pa ngayon? Di ba? Dahil may plano pa ang Diyos sa buhay mo na maging pagpapala ka una sa pamilya mo. Amen. At sa marami pang tao. Paano mangyayari yun? Magtiwala ka sa Kanya. Sumampalataya ka sa Kanya. Apostle Paul, nabugbog. Bugbog sarado. Pero tuloy-tuloy pa rin siya doon sa mission niya. Hindi, pupunta ako kay Cesar. Magpapatotoo ako. Walang makakapigil sa akin. Amen. Imprisonment. Kulong si Apostle Paul. Nung kanina, Philippians, binasa natin. Sinulat niya yun habang nakakulong siya. Murder attempts. Tangkang pagpatay kay Apostle Paul. No? Temporary blindness. Nabulag siya kay Apostle Paul. Amen. Pero lahat ng mga bagay na yun, inalaw ng Panginoon. For good. Amen. Para maipakita yung kalwalhatian ng Diyos. Amen. Kaya sabi, all within God's plan to spread the gospel. Bakit pinaitulutan ng Diyos matitinding pagsubok to spread the gospel? Wala kang matitestimony na talagang based on your experience with the Lord kung walang test. There's no testimony without a test. Mga kapatid, kaya inaalaw yun ng Panginoon. Sabi sa Acts 9:16, ipapakita ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Amen. That's ang naranas si Apostle Paul. 2 Corinthians 11:24 to 27. Limang beses akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa mga Hudyo. Ilan? 39. Huh? Meron po kasi yung punishment eh. Doon eh. 39 counts na hagupin sa mga Hudyo. 3 kong naranasang hagupitin. Ilan? 3. 39 times 3. Lagpas 100. Diba? So, hinagupit siya ng mga Romano at minsan pinagbabato. 3 beses kong naranasang mawasak ang barkong aking sinasakyan. Ilan? 3. Hindi lang isa, no? Not once, not twice, but thrice. Nagmi-mission siya, di ba? Ang daming mga pangyayaring hindi maganda. Ano pa? At minsan, buong araw at gabi akong lulutang-lutang sa dagat. Sipin niyo.
Lulutang-lutang buong araw sa dagat, buong gabi. Sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib. Sa mga ilog, sa mga tulisan, di ba? Mga pirata sa dagat. Sa aking mga kababayan at sa mga hentil. Mga panganib sa lungsod, sa ilang, no? Punta siya sa disyerto, di ba? Sa syudad, sa dagat, sa mga huwad na kapatid. Di ba? Sinama niya eh. Yung mga na-encounter niya, yung mga peke, di ba? Pati yun, sinama niya sa kanyang experience pagpapatotoo. Amen. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat at matinding gutom at uhaw. Naranasan ko ang ginawin, ngunit wala man lamang maibalabal. Naranasan na ba natin kahit sa dito? Siguro yung gutom, no? Matinding gutom. Yung mawasak yung barko, kasi di pa ako nakasakay sa barko. Eh. Nakasakay na ba kayo sa barko? No? Pero tanong, naranasan ano pa mawasak yung barko na sinasakyan niyo? Hindi pa. Di ba? Grabe yung kay Apostle mo, tatlong beses. Puro tatlo, napansin niya, no? Anong meron sa tatlo? It's perfect. Perfect. No? A cord that cannot be broken. Yun yung tatlo. Amen. God, di ba? Puro tatlo eh. Napansin niyo ba? So, because it's perfect. Tatlong ulit lagi. Naranasan ang Apostle Paul. Dahil yun yung perpekto dapat nating paranasan. Amen, mga kapatid. And pinabanggit din sa Ecclesiastes, ano yung tatlo? Prayer, fasting, ano yung pangatlo? Giving. Amen. Core that cannot be broken. Sabi nung sa bandang una, sa Ecclesiastes, two is better than one. Pero doon sa bandang uli, there are three core that cannot be broken. Mas matibay. Amen. Tatlo. Kasi nga, yun nga po ang nais ng Panginoon. Kaya, sa malimit niyang paglalakbay, iba't ibang panganib ang naranasan niya. Naranasan niya yung lahat. Matinding gutom, uhaw. Naranasan niya tag-init sa disyerto. Naranasan niya tag-lamig. Wala man lamang siya paibalaban. Amen. Through it all, God was steadfastly working to bring about good and glorious results. No? Tingnan mo naman yung legacy na naiwan ni Apostle Paul. Yung impact ng buhay niya. Na magpasa hanggang ngayon, no? Ay meron pa rin impact sa maraming kapatid. Sa maraming Kristiyano. Dahil sa naranasan niya na ipinahintulot ng Diyos upang maihayag ang kaluwalhatian ng Diyos. After promising that God works all things together for our good, yung Romans 8 concludes with the wonderful fact that God trumps everything that comes against Him. And those who belong to Him will prevail. Kaya sabi, the Christian is assured that nothing can ever separate us from God's love. Romans 8:35. Sabi doon, sinong makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sino yung sasabi nito? Si Apostle Paul, amen? Ang kaguluhan kaya? Ang kapighatian? Ang pag-uusig? Pagkagutong? Kahirapan, panganib o kamatayan? Bakit detalyado, mga kapatid, yung sulat ni Apostle Paul? O yung sinasabi niya dito? Bakit kaya? Dahil lahat yan, naranasan niya. Amen? Lahat ng mga yan, no? Kapighatian, pag-uusig, pagkagutong, kahirapan, panganib, kamatayan, no? Between life and death situation, naranasan niya. Sabi niya, ayon sa nasusulat, dahil sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang karatayin lamang. Ganoon.
ang pakiramdam ni Apostle Paul sa kanyang paglalakbay. Ganoon, no? Kaya sabi, pero meron siyang magtitiwala sa Diyos. No? The Christian is assured that nothing can ever separate us from God's love. Amen. Next verse, sabi pa doon sa 37, sabi doon, hindi! Sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sa pamamagitan ng Diyos na nagmamahal sa atin. Kasi kung alam mo talaga na mahal ka ng Panginoon, ano mang sitwasyon niya, amen, mapagtatagumpayan mo dahil sa pag-ibig niya. Lagi natin isipin, mahal tayo ng Diyos. No? Huwag tayong pagayang sa kaaway na kaya mo nararanasan yan dahil hindi ka mahal ng Diyos. Hindi yun totoo. Ang patutuhanan, mahal na mahal tayo ng Diyos. Pinatunayan niya yun sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Dumanas ang Panginoong Jesus ng matinding paghihirap nung siya'y nagkatawang tao hanggang sa kamatayan sa krus. Inalayin niya ang kanyang buhay. Pinakita ng Diyos kung gano'n niya tayo kamahal. Amen. Eh saldo, sapagkat natitiyak kong walang makapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan, at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman, o alimang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Kaya lagi po natin isipin kung gano'n tayo kamahal ng Diyos. No? Yun ang lagi nasa isang deposit po. God's love is everlasting. And His wisdom is infinite. Karunungan ng Diyos, walang limit. No? Kaya sabi, it doesn't matter who or what attempts to thwart God's plan. No one and nothing can. No? God will work all things together for the good of those who love Him. Our decision to align our will with God's will and to always trust Him will be rewarded. Amen. Lahat ng pagpapagal, lahat ng mga naranasan, hindi masasayang yan. Yung mga pagsubok, yung mga problema ang naranasan natin, hindi masasayang yan. Gagamitin niya ng Diyos, no? For His divine plan, for His divine purpose sa ating buhay. Amen, mga kapatid. So, tayo, marami na tayong naranasan, no? Lahat tayo narito. No? Lahat ng mga Kristiyano. Marami tayong naranasan matitinding pagsubok. Simula nung tayo naging Kristiyano, na born again, na born in spirit. Diba? Iba't ibang klaseng pagsubok. At magpasa hanggang ngayon. Amen. Ang tanong, nagtitiwala ba tayo sa Diyos? Amen. Nagtitiwala ba tayo sa Diyos? So, 10 years ago, wala akong idea kung anong mangyayari sa pamilya namin. Amen. Well, yun, mga 10 years ago siguro or 11 years ago. Kasi sobrang wasak. Amen. Sobrang wasak. So, family crisis, no? Relationship with my father, with my mother, no? Is wala. Amen. No idea paano maayos to. No idea saan kami kukuha ng hanap buhay. No? No communication at all sa tatay namin. Wala. As in, wala. Ano lang meron ako nun? No? Ano lang meron kami nun? Nakakilala kami sa Diyos. Through that Bible study. Amen. Nakarinig kami ang salita ng Diyos. Alam niyo yung storya, di ba? Kaya naman ako umatid doon kasi may pagkain. Ginamit naman ng Panginoon niya. I'm interested kasi walang pagkain sa bahay. So, attend na lang ako ng Bible study.
And actually, hindi lang yun yung Bible study na ina-attendan ko. Meron din sa may Copenhagen, malapit dun sa Latin nila mama ngayon, dun sa may street doon. Dati may Bible study din doon na in-invite ako ng kaibigan ko. No? So, napapansin ko, parang lagi ako na-invite sa mga Bible study. Tapos, na-invite ako dun sa basketball na may Bible study din, no? Si OG yun. So, lagi akong na-invite sa mga ganitong gawain, no? Ng Lord. And then, lagi kong narinig ang salita ng Panginoon. No? And, doon mo ma-experience yung pagkilos ng Diyos. Naggagamit siya ng mga tao, no? Ng mga sa kapaligiran mo para matupad yung plano niya sa iyo. Amen. Para ayusin yung problema mo. Amen. At doon ko natutunan magtiwala sa Kanya, sa Diyos. Amen. So, hindi ko alam paano ako makapagtrabaho. Kasi, hindi naman ako tapos ng pag-aaral eh. No? Wala akong masyadong alam. Di rin ako masyadong marunong mag-English. Di ba? Eh, nung mga panahon na yun, syempre, in demand na rin talaga yung BPO or yung call center. No? Na medyo, ang pagpasok mo dun, yung above minimum kagad yung kikitain mo. No? Paano makapasok dito? Wala naman akong alam. May ginamit na tao yung kaibigan ko. Election nun, no? Naging scholar kami, training kami sa Tesla. So, yun. And may ministry na ako, music ministry na ako nun. So, yun, training, ilang buwan. No? And then, after that training, nag-apply ako. Hindi pa rin ako natanggap kahit may training ako. Ilang beses, napunta ako sa Makati. Kasi doon yung medyo malalaki nga doon, offer, no? Napunta ako sa ano. No? So, utang ang pamasahe, di ba? Hanap ka ng ganito. Ayun ang Lord, sige, go ka lang. Diba? Kahit ano, basta trabaho. Kasi ayaw kong, gusto kong maayos eh, yung problema namin sa pamilya. Una dun sa financial, no? Na matugunan yung mga pangangailangan. Gusto kong makatulong. So, plano ng Diyos, hindi doon sa MOA ako magtrabaho. Kasi natanggap na ako doon actually bilang ano, sales clerk, no? Sa Ace Hardware. Yun talaga dapat ang magiging trabaho ko sa MOA. No? Kasi yung pizza ko, nirefer ako doon. Pero, natanggap na ako, pero ang bigat. No? Yung tumuloy. Diba? Hindi pala yun ang plan ng Lord. So, hanap na naman ako, apply na naman ako. Daming beses, hanggang yun nga po, ibinigay ng Diyos na ako'y makapag-trabaho dito sa Marape. Diyan lang, sa SM, Dasma. Diba? Tapos dito lang yung uwian sa atin. No? So, napakabuti ng Panginoon na ako'y nabigyan niya ng ganong klaseng pagkakataon sa buhay ko. Amen. At hindi lang ganong pagkakataon, no? Hindi ko akalain po promote pa ako ng Panginoon. Amen. Parang sa pinag-aralan ko, parang hindi ko maisip na ganun yung tatanggapin kong sahod. Amen. Kasi wala naman eh. Pero meron sa akin, binigay ang Panginoon ng regalo. Ano yun? Pagsasalita. Amen. At yung abilidad na makisama sa kahit sinong tao. Kahit sinong tao, no? Na maging kaibigan mo. Amen. Na hindi ka ano, yung ugali na walang pakikisama, no? So yun po, no? Naging maraming binigay sa akin ng Lord na naging pagpapala sa buhay ko. Amen. At syempre isa na nga doon yung asawa ko ngayon. Amen. So, hindi ko ulubo sa kalahin na ganun. Na ngayon, ha, hindi ko ma-imagine 10 years ago, ngayon, ganito magiging buhay namin na maayos, na maayos lahat. Hindi ko po, wala akong kaidea na maayos lahat yun. No? Na makapagtapos yung mga kapatid ko, na makapag, ano sila, hindi namin, wala sa idea namin yun. No? Alam lang namin, tiwala kami sa Diyos. Tuloy-tuloy lang
Maraming kapatiran, syempre kasama na sila pastor. Maraming kapatiran na ge-encourage, di ba? May mahalaga yan, mga kapatid, na encourage natin yung bawat isa. Amen. Na tiwala tayo sa Panginoon. May plano ang Diyos sa buhay natin. Amen. And then, ayun. Ngayon, talagang yung mapapagpatotoo ko sa inyo lahat. And alam niyo naman, kasi matagal tayo magkakasama. Amen. Na ganoon, kabuti ang Diyos sa atin. We don't deserve yung mga bagay na tinatangkilik natin yun, pero dahil sa grasya ng Panginoon, pinagkaloob na sa atin. Yun dapat yung thinking natin, no? Actually, hindi ko deserve to eh, pero it's all by His grace. Amen? No? Hindi ko deserve, it's all God's favor. Lahat yun pabor ng Panginoon. Amen? So, lahat yun, kasama na yung ngayon, anak namin, it's a big, big blessing talaga. Amen. Sa panganganak na siya, hindi siya nag-labor. Wow, Lord! Grabe! Amen? Nag-lunch lang kami, tapos, chinek na siya ng doktor. Diba? 6 cm na pala, wala pa rin siya nararamdaman. 7 cm, wala pa rin. 8 cm, wala pa rin. Sabi ng doktor ko, practice tayo. Doon tayo sa delivery room. No? Yun. Siyempre, naramdaman naman niya na yung mga 9 to 10 na cm. No? Pero sobrang bilis na. 12, di ba? Pumasok kami na, tapos alauna, yun, nananak na siya. Siyang naramdaman na kahit anong pain. No? Walang tinurong sa kanya kung anong painless, no? Pero, di ba, isipin niyo po yun. Yung mga ganong pagkakataon sa buhay natin. It's a very, very big blessing na hindi mo talaga akalain. Amen, mga kapatid. Dahil sa kabutihan ng Diyos. Pag lagi natin nasa puso't isipan na mabuti ang Diyos, talagang mangyayari yung plano niya. Amen. Amen. Na-share ko sa inyo, no? Gusto ko lang mas malaking sahod. Di ba? Kre-resign na ako. Tara, pag-pray po natin. Pag-pray natin. Kasi, di ba, babayad tayo ng bahay. Medyo, di ba, ganoon ang pangangailangan natin. Lord, let your will be done. No? And then, hindi naman ako hinayaan ng Lord na lumipat ng ibang company. Siguro nakikita niya kung lumipat ako sa Alabang or sa Manila, baka mapabayaan ko yung ministry. So, dyan ka lang. Gagawin ko sa'yo, gagawin kita ang supervisor. Amen. Gagawin kita ang supervisor. Nagulat ako. Yung mga ahente ko, may licensed nurse, dalawa yung nurse. Tapos lahat sila tapos ng pag-aaral. Yeah. Pero ako yung supervisor nila. Diba? I go, wow, Lord, diba? Hindi ko lubos maisip na nandito ako ngayon. I am in a leadership position, in a managerial position. I'm talking with the bosses right now. Diba? And wala naman akong aral sa tungkol about sa background sa IT, mga ganun. But I'm doing that work right now. Diba? Reporting through those, di ba? Kasi computer age tayo. So, may mga ginamit sa akin ang sa buhay ko, Panginoon, para matutunan ko yun doon. Amen? At maraming training na ibinigay sa akin ng Panginoon, leadership din, para magamit din most of that in this ministry. Amen? Isipin nyo, kaya pala, kasi magagamit ko rin pala yung talaga dapat sa ministry. Lahat ng mga mamamuting bagay na binigay sa atin ng Panginoon, gamitin natin para sa Kanya. Amen. Amen. At tuloy-tuloy ho yan, mga kapatid. So, lubos talaga ho, tayong lahat, alam ko, lahat tayo may ganitong patotoo, mga kapatid. Lahat tayo naranasan natin yan. At maranasan pa natin yan. Oo, yes, present yan, mga problema, mga pagsubok. Diba? Andiyan pa rin yung mga yung mga tangka ng kaaway. Amen? Pero, ang natitiwala sa Diyos, katulad ni Joseph, ay magtatagumpay. Katulad ni Apostle Paul, ay magtatagumpay. Katulad mo, kapatid, katulad ko, lahat tayo natitiwala sa Diyos, ay magtatagumpay. All things work together for good to those who love God. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Amen? So, ngayong oras na ito, mga kapatid, I invite you, tayo manalangin. Amen.
sa lahat sa buhay natin, anumang mga bagay na sa isip natin na malabong maayos, no? Malabong magbago, di ba? Huwag kang tumingin doon sa sitwasyon. Amen. Huwag kang tumingin at mag-focus diyan sa problema. Mag-focus ka sa kung anong sinasabi ng Diyos. Hindi sa kung anong sinasabi ng mundo, hindi sa kung anong sinasabi ng ibang tao patungkol sa iyo. Mag-focus ka sa sinasabi ng Panginoon. At sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon, mahal na tayo. Amen. Pinakita yun ng Diyos, pinatunayan yun ng Diyos. Walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig niya. Amen. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong kabutihan, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God, sa iyong plano sa buhay namin. Alam namin, Panginoon, napakabuti, Panginoon. You are after our best interest, Panginoon. Nais mo, Lord God, na pagkaloob sa amin, Panginoon, yung the best, Panginoon. Maraming maraming salamat, Lord, sa iyong grasya, Panginoon. And we pray, Lord, let your will be done sa buhay namin. Kung ano man, Panginoon, ang nais mo namin maranasan, Panginoon, na pahintulutan mo, Lord, ng mga pagsubok sa aming pamilya, sa aming ministry, Panginoon, sa lahat, sa aming kapaligiran, Panginoon, let your will be done, Panginoon. Nagkakatiwala po namin na patuloy sa iyo ang aming buhay, Panginoon. Nagkakatiwala namin, Lord, sa iyo ang aming pamilya. Lalo na, Panginoon, tinatas namin sa iyo mga pamilya namin, kapamilya namin, Lord, na wala pang personal na relasyon sa iyo. Lord, yung mga naalipin ng kasalanan, Panginoon, ng kaaway, Panginoon. Lord, have your way sa aming mga pamilya nito, Panginoon. We pray, Panginoon, na makita ka sa aming buhay, maitaas ka sa aming buhay. Lord, na magkaroon kami ng pagkakataon na magpatotoo sa kanila, Panginoon. Magpatotoo sa kanila, Lord, na sa aming naranasan at patuloy na nararanasan na grasya mo sa aming buhay. Maraming maraming salamat po, Ama. At dalangin namin, Panginoon, na ang mga salita aming narinig, na itanim sa aming puso sa hapong ito, ay maibahagi namin, Lord, sa lahat ng aming makasalamuha. At ikaw ang maluwalhati at mapapurihan, Panginoon. Ama, sa iyo po namin na nagkakatiwala mga oras pa namin gagamitin, dalangin namin, continue to guide us, lead us, Panginoon, sa lahat ng dapat namin gawin, Panginoon. For your glory, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. And we claim, Panginoon, victory, patuloy sa aming buhay, sa aming pamilya, Panginoon, that there will be a miracle, Panginoon, na aming mararanasan. At ang miracle na yun ay tunay, Panginoon, na aming pamilya ay makakilala sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. We give you all praise and honor and glory in the mighty name of Jesus Christ, our Lord. Amen and amen. Maraming salamat sa Panginoon. Thank you.